Narito na ang PTV Balita ngayon. Makararanas ng 3 oras na power interruption ang NAIA Terminal 3 sa November 29. Paliwanag ng Manila International Airport Authority o MIAA, bunso dito ng isasagawang electrical maintenance activities sa paliparan. Magisimula ang schedule outage ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Tiniyak naman po ng MIAA na may nakalaang generator set sa airport upang matiyak na walang maapektuhan na flights. Nagpadala ng mga tauhan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Northern at Eastern Samar upang tumulong sa mga nasalanta ng baha. Libo-libong galon ng malinis na tubig ang ipinamahagi ng MMDA sa mga bayan ng Mondragon, San Roque, Lope de Vega at Catarman. Bit-bit ng MMDA team ang 60 unit ng solar-powered water purification system na kayang makalikha ng 180 galon ng inuming tubig bawat oras. Samantala, nagsagawa naman ng water in search and rescue training ang Municipal Disaster Risk Reduction Management ng Mariveles sa 18 barangay sa probinsya ng Bataan. Katuwang ang GN Power Dinginin Limited Company at mga volunteers. Tinuruan ng mga residente kung papaano magiging handa at makatulong sa disaster relief operations, kabilang sa mga tinalakay ang basic life support, water safety, search and rescue at ang survival techniques sa panahon ng kalamidad at sakuna. Sa puntong ito, alamin naman natin ang iba pang balita mula kay Jesse Atienza ng PTV Cebu. Dagang salamat og maayong adlaw. Patay ang usa ka lalaki sa Bohol human makigpinusilay sa kapulisan sud sa usa ka tunghaan. Nakuhaan pa og video ang pinusilay sud sa Lusong Elementary School di atong Huwebes sa buntag. Basis initial investigasyon sa PNP, adunay mga concerned citizen ang mi-report sa PNP nga adunay lalaki nakasud sa tunghaan nga nagdag armas. Daan ang gipangita sa kapulisan ni atong adlaw ang lalaki tungod sa pagsuway og pusil sa kapulis human sa pagsuway og kawat sa motor niini. Gila ang suspect nga usa ka Richard Hapilio nga napatay human sa engkwentro sa kapulisan. Nung lumabas siya, nakita niya na this suspect was actually taking his motorcycle without his consent. So, ang ginawa, nagkahabulan ng hinabol ng patrolman natin. When they were able to meet in the road, na out of balance itong patrolman natin, nahulog yung baril niya, no? So, pinulot ng suspect natin. Actually, the suspect shot the patrolman. It's just a good thing that he was able to evade. Nung na-report, na-respondihan ng kapulisan natin from Buena Vista, Bohol. Actually, the intention of the police there was to arrest or apprehend the suspect. In fact, they conducted or they initiated a negotiation for him to surrender. But this suspect was he has already decided to fight it out with the police. Samtang sa laing bahin, LGU sa Cebu City nangandam na sa pagbanhaw sa mga tartanilya, isip kabahin sa eco-friendly nga transportasyon sa Dakbayan. Tumungsab sa maong proyekto nga maghatag og maanindot og tradisyonal nga transportasyon sa kagabion nga posibleng makadani og mga turista. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jesse Atienza. Balik sa inyo. Dagang salamat, Jesse Atienza. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako sa Alan Francisco. Magandang hapon.